We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Ilang dealers ng sasakyan pinagmulta ng LTO Region 1 matapos ereklamo dahil sa atrasadong vehicle registration. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pinagmulta ng 100,000 piso ng Land Transportation Office ang ilang dealer ng sasakyan sa Region 1 matapos ireklamo dahil sa paglabag sa 7-day registration period ng sasakyan. Hinicheck namin sa system. Makikita naman po kasi namin na kung kailan na-receive ni LTO, kung kailan siya na-rehistro. Kung halimbawa po na yung complaint niya, sabi niya nabili niya ng July pero up to now wala pa pong nare-receive si LTO, talaga pong minumulta namin yon. Kasi ang reason nila sa ng mga dealer, nadidelay doon sa LTO, lalo na dito sa region. Maghintay kami, kukunin daw nila, maghintay lang kami. Hindi namin alam kung kailan maghihintay. Kaya follow up kami sa mga dealer. Dismayado ang LTO, nakaraniwang sila ang nadidiin sa tuwing naantalang issuance ng registration ng sakyan at ganun din ang mga plaka. Git ng LTO, sinusunod nila ang 7-day registration period. Nakakasakit din naman ng damdamin na no matter how hard we are to really comply with the 7-day registration period, kami pa rin yung nasisisi at the end. Positibo ang reaksyon ng mga motorista sa pagpapataw ng multa ng LTO sa mga inireklamong car dealer. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Magpapatuloy ang maayos na panahon dito sa Northern at Central Luzon ngayong araw ng Biyernes. Mababa ang tsansa ng ulan sa maraming lugar maliban sa ilang panig ng aurora. Mahina hanggang katamtamang ulan ang asahan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Patuloy na umiiral sa Luzon ang hanging amihan ayon sa PAGASA. Walang aasahang bagyo o low pressure area ang mamumuo o papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend bago ang Valentine's Day. Bata na natabunan ng mga debris na rescue sa Adyaman, Turkiye. Samantala, North Korea nagpaabot ng pakikiramay sa Syria matapos ang pagtama ng malakas na lindol. At Australia, ipinag-utos na i-review ang mga Chinese-made camera na naka-install sa Defense Office. Tunghayan sa Globalita. Nasa gitna ng rescue teams ang isang bata na natabunan ng mga gumuhong gusali 68 oras matapos ang nangyaring lindol sa Hatay City, Turkiye. Ayon sa rescuers, nasa maayos na kalusugan ng bata na agad binigyan ng atensyong medikal. Sa probinsya ng Adiyaman, nasa gitna ng search and rescue team ang 4 na miyembro ng isang pamilya na nasa ilalim ng wreckage. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa Syria, Turkiye. Nagpaabot ng pakikiramay si North Korean leader Kim Jong-un kay Syrian President Bashar al-Assad matapos ang malakas na pagyanig noong Lunes na kumitil sa buhay ng libo-libong mga tao sa Syria at Turkiye, batay sa ulat ng state media. Matatandaan na nakabuo ng diplomatic relations ang North Korea at Syria noong 1966 kasabay ng pagbubukas ng kanilang embahada sa Damascus. Binuksan naman ng Syria ang misyon nito para sa Pyongyang noong 1969 ayon sa Foreign Ministry ng South Korea.
Susuriin ng Australian government ang kanilang mga surveillance technology na ginagamit sa kanilang Defense Department. Ito ang sinabi ni Defense Minister Richard Marles kasunod ng mga ulat na ang mga Chinese-made camera na naka-install ay mayroon umanong panganib sa seguridad. Sa ulat, sinabi rin ng Australian media na tatanggalin ang ilang Chinese-made security cameras na naka-install sa National War Memorial sa Canberra dahil sa pangamba ng pag-iispiya. Jeric Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Lalaki na nagpanggap na miyembro ng NPA arestado matapos manakot at mangikil ng pera sa Nueva Ecija. Sundan sa report ni Claire Lacanilao. Arestado sa entrapment operation ng pulisya ang isang lalaki matapos umanong manakot at mangikil ng pera sa isang negosyante sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, tinawagan ng sospek ang biktima at nagpakilalang miyembro ng New People's Army. Umabot sa 30,000 pesos ang hinihingi ng sospek sa biktima. Sasampa ng kasong robbery extortion ng sospek na wala pang pahayag. Tinabanta niya yung buhay at yung kanyang kabuhayan, ika ay masisira. Kung hindi siya magbibigay ng 30,000 piso, nag-extort. Alam mo naman, yung mga ganyan na mga manluloko, magbabantaan ka talaga, panakutin ka, para ikaw ay magbigay pera. Sinalakay ng PIDEA at PNP ang umano'y drug den sa Barangay Daang Sarili, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Arestado sa operasyon ang isang 41-anyos na si Joselito Santos, alias Owi. Residente ng nasabing lugar. Sa loob ng bahay, naabutan pang bumabatak ng iligal na droga ang apat na katao. Nakuha mula sa mga sospek ang isang plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Si Santos ay kalalaya lamang sa Muntinlupa dahil sa kasong robbery. Aminado ang sospek sa iligal na gawain. Talagang gumagamit ka? Opo, gumagamit po. Nagbebenta? Nagbebenta ka? Nagbebenta po. Pero itong mga to, talagang ginagawa niyo ng ano to, batakan data sa lugar niya. Hindi po ngayon po na talaga nagpapagamit ka rito ng illegal na droga. Hindi po. Nagagamit na lang po ito. Gumagamit sila. Claire Lacanilao para sa Mornings with GMA Regional TV. Sasakyan nahulog mula sa SC Tech sa Angeles City, Pampanga. Driver ng kotse nakaligtas. Narito ang report. Habang binabagtas ng isang kotse ang Subic Clark Tarlac Expressway sa bahagi ng Barangay Margot, Angeles City, bigla na lang itong tumama sa poste at sumadsad sa cyclone fences. Dahil sa tindi ng impact, nahulog at bumaliktad ang sasakyan. Nakaligtas ang driver. Ayon sa pulisya, posibleng nakaidlip ang driver na nagresulta sa aksidente. Diretso lang daw po yung pagdadrive ng driver at maya-maya po, rumarampa na siya, hindi niya namalayan. Yun nga po, dire-diretso po siya at tumama doon sa may embankment po nung fence ng SC Tech. Isang pampasaherong bus ang bumangga sa isang bahay sa Barangay Libag Sur, Tuguegarao City, Cagayan. Sugatan ang driver na si Jefferson Balad, taga Itiaga, Isabela. Sa investigasyon ng pulisya, nahilo ang driver habang nagmamaneho kaya nawalan ng kontrol sa manibela. Bukod sa bahay, damay rin sa aksidente ang nakaparadang kotse sa lugar. May pinitadan siya isang tricycle. Tapos pagpitadan niya, yun, lumisi. Tapos yun na, binangga na yan. Samantala, patay ang hindi pa nakikilalang lalaki matapos sumemplang ang minamaneho motorsiklo sa Barangay San Antonio, Bambang, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nakainom ang biktima. Nakasuot ng asul na jacket at pantalon at dilaw na t-shirt ang biktima. Claire Lacanilao para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga nais mag-donate ng dugo, nagsimula ng magsidatingan sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa Kaisa Convention Hall sa Tarlac City. Nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell!
Joanne, good morning. Fun Friday sa ating mga kapuso at sa pakikipagtulungan ng GMA Regional TV at ng Philippine Red Cross. Napaka-espesyal ng araw na ito dahil isinasagawa ang bloodletting drive sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa North Central Luzon, isinasagawa ang bloodletting drive sa Kaisa Convention Hall dito sa Taylak City, habang nagsasagawa rin ang bloodletting drive sa Ilocos Sur Community College sa Ilocos Province. Ang mga kapuso natin Batanggenyo, maaari namang magtungo sa SM City Batangas Event Center para mag-donate ng dugo. Para naman sa mga kapuso nating Bicolano, maaaring magtungo sa Robinson's Place Naga para nga sa pagdo-donate ng dugo ngayong araw. Para naman sa mga kapusong Cebuano, maaaring magtungo sa Ayala Center sa Cebu City para mag-donate ng dugo. At sa mga kapuso natin sa Western Visayas, isinasagawa din ngayon ang bloodletting drive sa Iloilo City dyan sa Robinson's Place, Iloilo. Habang sa Bacolod City naman, isinasagawa ang blood donation drive sa Ayala Mall Capital Central sa Bacolod City. Sa Mindanao, ginaganap ito ngayon sa Ayala Mall sa Abreza sa Davao City, Centrio Ayala Mall sa Cagayan de Oro City, Veranza Mall sa General Santos City at KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Mga kapuso, dito naman sa Kaisa Convention Hall, target ng Philippine Red Cross na makalikom ng sapat na supply ng dugo. 500 donors yung inaasahan nila na makikisa dito sa bloodletting drive ngayong araw. At may mga step na pagdadaanan ng mga kapuso sa pagdodonate ng dugo. Ipakita ko lang sa inyo mga kapuso yung mga step na pagdadaanan. Dito sa registration area, dito na rin isinasagawa yung screening kung saan tatanungin na yung blood donor kung compatible ba siya na mag-donate ng dugo. Lalo't may mga bawal sa pag-donate ng dugo, mga kapuso. Bawal yung mga uminom ng alak 24 hours bago nag-donate ng dugo. Bawal din yung mga nagpuyat at yung mga uminom ng maintenance. Dito naman, sa step 2 yung blood type. Dito na kukunin yung blood type mo. Dito malalaman no, kung compatible ba talaga na mag-donate ng dugo. Habang sa step 3, sinasagawa yung medical assessment. Diyan sa medical assessment, malalaman kung talagang papasa sa evaluation ng isang health professional yung isang blood donor. Mga kapuso, ngayong araw makakasama naman natin si Ma'am Carla Miralao, ang medical officer ng Philippine Red Cross dito sa Taylak. Ma'am, magandang umaga po at welcome sa Mornings with GMA Regional TV. Ma'am, good morning, ma'am. Morning. Ma'am, kumusta po ang pangangailangan po natin ng dugo dito sa lalawigan ng Taylak, ma'am? Actually, dito sa Taylak, medyo mataas yung demand. So, tapos konti ang supply. So, hindi lang Red Cross ang affected dyan, yung ibang hospitals din. So, medyo ina-assist namin yung ibang hospitals para mag-acquire ng mga dugo na kailangan ng mga patients. So, okay. Actually, na-cover namin halos lahat ng hospitals sa Tarlac Province. Opo. Ma'am, doon pa lang sa screening, doon sa step 1, ma'am, dyan magkakaroon ng interview sa pagitan po ng blood donor at doon sa nurse po natin. Sino-sino nga ba, ma'am, yung mga bawal mag-donate ng dugo at yung mga pwede na mag-donate ng dugo, ma'am? Actually, para mas inform sila lahat, no, ang pwede mag-donate, 18 years old and above. Kung above 50, above 60, kung lagi nang nag-donate, kung regular donor, pwede, na-screen din naman. So if you are 16 to 17 years old, kung gusto mag-donate, basta may parental consent. Okay. So ang requirements, yung usual, healthy, generally healthy, ang last meal should be at least 2 hours before mag-donate. Kasi okay, kailangan na-digest nila yung kinain nila. Okay. And then, yung may screen din naman natin sila kung mababa yung hemoglobin. So meron tayong ibang technique sa pag-test noon. Medyo unique yun sa Red Cross. Okay. Ma'am, maraming salamat po si Ma'am Carla Miralao, ang medical officer dito sa Taylak City. At may mga benepisyo na makukuha ang isang blood donor kapag nag-donate ka ng dugo. Ayon yan sa Philippine Red Cross, nakakabawas ito ng stress. At yan muna ang latest mula dito sa Kaisa Convention Hall sa Taylak City. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. GMA Regional TV Bloodletting Day sinasagawa rin sa Ilocos Sur Community College. May live report si Ivy Hernando. Ivy? Harold, mga bagong bayani kung ituri ang mga blood donors dahil sa kanilang dugo, madudugtungan naman ang buhay ng iba. At yan ang masasaksihan natin muli dito sa GMA Regional TV Bloodletting Day dito sa Ilocos Sur Community College sa tabi lamang mismo, mga kapuso, ng Crino Stadium ng Bantay, Ilocos Sur.
kaysa riyan ng mga kapuso nating pulis, estudyante at ilang pribadong individual. Target na makalikom ng higit 100 bags ng dugo. Ayon sa Red Cross, makatutulong ang blood donation hindi lang sa recipient kundi maging sa donor. Dahil sa umpisa pa lang ay magkakaroon na ng libreng check-up. Masusuri kung nasa maayos na kalusugan ang magdo-donate. Marereplenish naman umano ang dugo after 120 days. Lean months kung ituring ang mga buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero para sa Red Cross, kaya malaking tulong raw ang magiging bloodletting activities sa iba't ibang karatig na rin na mga lalawigan. Matatandaan din pala, Harold, na ginawaran ng Red Cross ang GMA Regional TV Ilocos ng Blood Services Platinum Award noong 2019. Sa ilang taon nitong pagsasagawa ng mass blood donation activities, kaya mga kapuso, makiisa na sa GMA Regional TV Bloodletting Day dito sa Ilocos Sur Community College. Donate blood, save lives. At yan muna ang latest dito sa Ilocos Sur. Harold. Maraming salamat, Ivy Hernando. Isang sperm whale o balyena ang natagpuan habang nagpapalutang-lutang at wala ng buhay sa karagatang sakop ng Barangay Bukat Chica, San Pascual, Masbate. May mga gasgas ito sa katawan na indikasyon na posibleng sumabit sa mga corals. Agad namang inilibing ang naturang balyena. Samantala, isang hawkbill turtle o pawikan din ang natagpuan sa karagatang sakop ng Nazareno sa parehong bayan habang nasa state of decomposition na. Nasa 3 feet by 4 feet ang laki nito na agad ding inilibing sa lugar. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Nanawagan naman ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa publiko na sakaling makakita ng wildlife, huwag gagalawin. Sa halip, agad ay pagbigay alam sa mga otoridad. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, nagbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Sekreto sa pagiging fit and healthy ng celebrity chef na si Jose Serrasola, ibabahagi. Tunghayan natin yan sa panayam ni Ivy Hernando mula sa GMA Ilocos Station. For today's Bistok, mga kapuso, ating kilalanin ang celebrity chef, model at businessman who's all up for eating and living well. Mga kapuso, Chef Jose Serrasola. Name bagabigat, Chef Jose, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello, hello. Good morning. And syempre, good morning sa mga viewers who are watching on this wonderful morning. Yes, kamusta naman ang iyong Ilocos experience ulit? Kasi this is not your first time with GMERTV, no, Chef? Yes, it's always good to come back to Ilocos, you know. I love coming back, especially to Vigan, you know. It's a very nice place, very cultural, very, you know, it brings you back to the olden times talaga in terms of heritage. And yung food scene din sa Vigan here sa Ilocos area is very fun. It gives me always mga ideas. So, you know, every time I come back to this part of the Philippines, you know, I'm always thankful sa regional na palagi ako sinasama dito. Meron ka bang mga binao na Ilocano delicacy sa Manila, Chef? Usually naman pag ganito ako, umuwi talaga ako ng mga take-home ng mga longganisa or mga bagnet. Tapos minsan, I try to play with it to find new ways of cooking a dish using, syempre, yung mga food galing sa area na to. So it's always fun to take home yung mga iba-ibang mga pagkain para pwede kong laruan yung mga idea na medyo bagong mga recipes. Fusion, yeah. Yes. No? Konting background lang, Chef. Ikaw ay Filipino-Spanish. So where do you trace your roots here in the Philippines? Well, my dad's family is from San Sebastian, Spain. It's a northern part of Spain siya, by the sea. So may dagat doon. So very ano rin siya, very it's a lot of seafood there. So usually yung dad ko when he goes there, he likes trying different kinds of mga seafood twists using of course yung Filipino heritage niya, yung Spanish side niya. And then yung mom ko naman, laking Iloilo naman. So she has a family sa Iloilo. So I think yung combination of both sides ng parents ko actually helped me, you know, realize yung dream ko na pagiging chef. Yes, being a Filipino-Spanish chef, paano nito na-impluwensya ng yung passion na banggit mo nga, no? Pero meron pa ba siyang malaking contribution dun sa career mo ngayon? I think so. I think yung career path ko sa GMA was a big leap sa akin nung
noong 2020 when I joined the network. I started doing guesting sa unang hirit at that time pa pandemic. So the exposure was really good for me and I started doing mga simple, classic lutong bahay dishes na may twist. So then eventually I started guesting sa ibang mga shows sa GMA kasi kagandahan sa network natin, marami siyang mga shows for me as a chef. So it's been a blessing, you know. It's been 3 years na rin kasi 2020 April ako nag-sign or March. So almost 3 years na. So it's been a blessing and I'm super grateful for being the network. And talagang GMA really opened my doors pag i-hone yung chef career ko. Nabanggit mo nga, Chef, nakasagsagan ng COVID-19 pandemic nung nag-sign ka with the Kapuso Network. Pero kita naman no na napanatili mo pa rin na mag-stay in shape. Ikwento mo naman sa amin, what you push to become a Kapuso? Well, kasi I've always been working out. May group talaga kami ng mga barkada ko. Sila River Cruz, sila Rojun, sila Marco Alcaraz. Yun yung medyo gym buddies ko sa Manila eh. So ever since naman, we've always been working out. And as a chef, parang I try to be very healthy kasi minsan kayo yung misconception, yung mga chefs malalaki, you know, kung malakas kumain. So wala nang problema naman doon. But I want to give lang a different outlook sa chef na medyo healthy tayo, medyo nag-workout palagi. And yun nga, yung benta rin ng GMA at the time was yung Hunky Chef. So sabi ko, hindi ako magbenta kung hindi ako hunky. So, you know, I try to control yung intake ko sa pagkain. But then as a chef, it's always fun to try a lot of food palagi. So once in a while, you know, I also enjoy eating a lot. Pero at the same time, syempre, kailangan mag-workout pa rin para ma-maintain yung, you know, medyo built pa rin na fit pa rin kahit paano. Ngayon naman, Chef, may cooking show ka kasama si Miss Ia Villanarellano. Yes. At heto nga, mga Kapuso, nasa season 4 na sila. Yes. How's it naman, Chef? Oh, it's been a blessing. We actually finished season 4 last December lang. So hopefully this year may season 5 ulit kami. Looking forward to that. But yeah, it's been an amazing ride. I think yun yung isa sa mga regular shows ko sa GMA the past 2-3 years na rin. It's fun kasi end of the day, you know, yun yung passion ko magluluto eh. So what we're doing sa show is showing yung mga viewers, yung mga Kapuso, new and inventive ways to create mga dishes na mga lutong bahay, pero may twist na healthier version. So, it's fun. And, you know, si Iya's very fun to work with, you know, very kuela, very mabibo, very loud. So, hindi siya parang medyo nakakasindak makatrabaho. Parang she makes the working environment very fun and very lively. So, yes. I'm very thankful for the network for and the brand for, you know, entrusting it in me. And hopefully, yun nga, may season 5 this year, so... Lastly, Chef, ano naman ang mensahe mo sa ating mga Kapuso? Saan ka pa ba namin dapat abangan? Saan pwedeng i-follow si Chef Jose? Ayun, but unang-una, thank you for having me today. It's always good to be back and yun, nakapag-guest ako dito sa studio ninyo. So, yes, just please catch me as of now sa social media accounts ko. Chef Jose Sarasola on Facebook and Instagram. And also, check out yung mga cooking reels ko. So, kung gusto nyo mga new ideas sa pagluluto, follow nyo po si Chef Jose Sarasola sa Instagram. And if you have time and when you're in Manila, meron akong restaurant. It's called Avenue 75. Medyo malayo, BF Homes, pero mali mo, nakapunta ka ng BF, please check out yung Avenue 75 Facebook and Instagram account. Worth it na pasyalan, Chef. Yes. Maraming salamat, Chef Jose. Ingat lagi. Thank you. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga Kapuso, muling nagbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Tayabas City Police sa Quezon, maagang ipinagdiwang ang araw ng mga puso. Narito ang report. Ngayong Love Month, maagang isinelebrate ng Tayabas City Police Station ang Valentine's Day. Spread the love ang goal ni Police Lieutenant Colonel Bona Obmerga ng Tayabas City Police dahil sa mga rosas na asul na ipinamahagi niya sa mga tauhan at opisyal ng barangay sa lungsod. Bawal ang feeling blue kahit mga asul na rosas ang regalo. Simbolo raw ito ng pagkalinga at pagpapahalaga sa kapwa. Siyempre, extra kilig daw ang hatid sa maraming nakatanggap ng rosas. Meron nga tayong nabibigyan ng rosas na halos may iyak kasi ngayon lang daw siya naka-receive na waglit sa kanyang kaisipan
na malapit na pala ang Valentine's Day. At kahit mga persons deprived of liberty, may regalo rin. Ayon sa Tayabas City Police, layo nitong maramdaman nilang kasama sila sa pagdiriwang sa Araw ng Mga Puso, kahit hindi kasama ang mga mahal sa buhay. Inisyatibo raw mismo ito ng hepe ng Tayabas City Police. Babae man o lalaki, single man o in a relationship, may rosas ka sa kanila. Para maramdaman ng mga kababayan natin dito sa lungsod ng Tayabas, na ang kapulisan ay abot kamay lang nila at maglingkod sa kanila. Nung nakaraang linggo pa, sinimula ng Blue Rose Campaign at gagawin daw ito hanggang sa mismong Valentine's Day. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Kasanayan at kaalaman sa paggawa ng mga produkto mula sa bamboo textile, pinapalakas sa probinsya ng La Union. Narito ang report. Hindi lang mga kasangkapan sa bahay ang maaring gawin mula sa kawayan. Dahil sa La Union, ang kawayan, ginagawang fiber para makalikha ng damit at iba pang tela. Ito ang bamboo textile industry na pinapalakas sa lalawigan. Kamakailan, binuksan ang kauna-unahang bamboo textile production and innovation hub sa probinsya na matatagpuan sa Barangay Kasilagan na Gilyan, La Union. May project tayo sa Cavite, Region 4. May makina na ipinamahagi ang DOST, Philippine Textile Research Institute o PTRI, para mapalabas ang textile fiber mula sa kawayan. Kaya nitong mag-produce ng 40 kilograms kada oras. Ilan lamang sa mga produkto mula rito ang tela, yarn, sandals at iba pa. We will develop po yung mga industry and then magiging sustainable yung community, mas maganda po. Nagpaiswanan na itila ang trabaho mi kasi ba farmer kasi syempre gulalaang kasi ay tatano dagay no nakabulo kami ti pagayon akit awanin ti trabaho mi so napintas da dato yan no nakamulo kami ti pagay at dati yung may ara ni den nga pagtrabahoan den. Panibagong hanap buhay ito sa mga residente lalo na sa mga magsasaka. Hinihikayat ng provincial government ang pagtatanim at pagpapalago ng kawayan sa probinsya. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Patok na pasyalan ang Wonder Flower Garden sa isang parke sa Tuguegarao City, Cagayan. Ang flower garden ay gawa sa inflatable factory na gumagawa ng mga larger-than-life rainbow blooms na mga bulaklak at kabuti. Pinakamataas ang The Main Flower World na may 4.2 meters na mga bulaklak at iba pang flower elements. Patok din ang Fantasy Flower World na may 3.2 meters na mga bulaklak na kulay puti at ang Mushroom World na gawa sa iba't ibang kulay. Bukas ang parke hanggang Mayo, lalo na sa mga bisita na nais magpakuha ng larawan. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. If you don't like the road you're walking, start paving another one. By Dolly Parton. Mga kapuso, patuloy pa rin isinasagawa ang GMA Regional TV Bloodletting Day sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa mga taga North Central Luzon, maaari kayong magpunta sa Kaisa Convention Hall sa Tarlac City. At sa Ilocos Sur, maaaring magtungo sa Ilocos Sur Community College. Nako partner, marami pa for sure ang magsisidatingan sa ating mga venue for bloodletting activity. Totoo yan. Pero syempre, sa mga nagnanais po na mag-donate ng dugo, meron po tayong mga medical professionals din doon sa venue natin para at least meron kayong matatanong ano? Doon sa mga requirements, kung ano bang pangangailangan, at yung estado ng iyong kalusugan bago ikaw mag-donate ng dugo. And of course, partner, maaga-aga pa. Kanina sa live report natin, nagsisidatingan pa lang. Kaya kung napanood nila ito sa ating programa, pwede pa silang humabol. Iba't ibang regions ito na sinasagawa simultaneously itong GMA Regional TV Bloodletting Activity. Sabi nga nila, donate blood, save lives. Totoo yan. At syempre, partner, meron din kasi mga health benefits, yes, 'di ba, ang pagdo-donate ng dugo. Kaya naman siguraduhin natin na kung tayo magdo-donate eh 'di ba, meron tayong ganun na thinking din na meron tayong makukuha mula sa pagdo-donate ng dugo.
Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Harold Reyes. Maaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joan Punsoy, buong puso para sa Pilipino.